What's up? Actually, nandito kami si ni Daddy sa isang restaurant dito. Restaurant. Hindi, parang, ano, ganda nga ng design niya, parang ano eh, barco eh, no? Tapos may angkla dun. Kaya mag-focus ng ano. Anyways, umorder kami nito. Nakita lang namin ni Daddy sa kinakain ng isang ano doon, mama. May noodles, may kanin, may spaghetti, macaroni sauce, may dried something. Ano lasa? Okay lang. Okay lang. Manghang. Manghang. Nilagyan, pinalagyan kasi namin ng spicy. Okay naman. Sakap din. Naubos namin ni Dance. Sakap naman. Sakap naman daw parang. Parang macaroni something. Kasi ano siya, tomato sauce din. What's up mga boss? Yims here and I'm out again. Kahit kumain ako kanina because actually dapat kanina kasi konti lang talaga yung kakain ko because I know na may kainan kami ng mga amo ko ngayon, mga may ano kami ngayon, department night out. Although ewan ko kung mavi-video ko, siguro mga foods lang yung mavi-video ko. Kasi mga vlogger eh, iniisip nila kung ano yung mavi-video nila or something. Anyways, may ano ka nga kami, dinner lang. Nagaya lang yung pinakaamo namin na let's go out and eat dinner. Kami, anim. And, yun nga, medyo busog pa ako kasi medyo napadami yung kain ko kanina. Hindi namin ina-expect kasi nakita lang namin, uy, kakaiba, may macaroni na, may spaghetti, noodles, tapos may mga iba-ibang klaseng lahok. So, yun nga, nakita nyo kanina. Ano siya eh? Parang hindi Pakistan eh. Egyptian, 'yan. Egyptian parang siyang Egyptian style na food. So 'yun tinikman namin and okay naman, nabusog ako. And yeah, it's already 7:04 na. And pupunta muna ako kay La Charmaine. May aayusin lang kami and then diretso na ako dun sa kainan. Ewan ko talaga kung may movie video ako. Sana yung mga video ko kahit yung place or food lang. Let's see! Let's go! Tabasco candy. Tikman natin. Dito, tignan mo dito. Matagal na. Kailan mo nawala? Dito lang. Ayun nga ito. Hindi mo nag-tina-hairpin. Hindi masyado maanghang. Matamis nga eh. Cinnamon. Cinnamon na. Sakap. Ito yung greetings namin kay Jenna. Happy condolence. So yun nga, tapos na namin, na-upload ko na yung video, i-download na lang ni Jello. Bukas na pala yung kasal nila. Actually, kala ko, April 1, minove na pala nila ng 30, so yeah. Bukas na pala yun, I hope na gising pa siya, and maasikaso niya pa yun. Feeling ko hindi na. Pero natatawa ako sa mga video namin kasi kalokohan yung mga una namin. Pero syempre yung sinend namin sa kanya yung kinat na namin at saka yung matinutinu naman. Kasi yung mga nauna talaga nakakatawa. Kung ano-ano lang mga pinagsasabi namin. Anyway, yun lang. Punta na ako sa dinner namin ng mga amo ko. So yeah, let's go. So I'm home na! And it's 11 past 11 na. And grabe, ba't namatay ka? And grabe, sobrang busog! Oh my gulay. Hindi ko in-expect na dun kami kakain. Although alam ko kung ano yung braza. Pero kasi nung nag-usok kami kanina umaga, dun pa lang kami mamimili. So, hindi pa namin alam kung saan kami kakain.
And yun nga, napagkasunduan nila na sa Barraza nga daw kami kumain. Eh, buffet yun. So, yun nga. Although, hindi ko naman sinagad-sagad yung, ano ko, yung capacity ko because, pero kung hindi ako kumain kanina ng pasta na kinain namin kanina ni Daddy, mas nabusog siguro ako. Tas, miss, ano sila, maki at saka sushi. Oh my gulay, nakatikim na naman ako. And then, yun nga, meron silang, ano, tahong. So, wow. Nakakamiss yung tahong eh. Tapos, ang sakap pa ng pagkaka-bake nila. And then, ano pa ba mga nagsusunan ko? Yung soup nila, ang sarap din. And then, all the meats. Grabe, iba-iba. May ano doon? Beef, lamb, ano ba yan? Beef, lamb, chicken, shrimp, ano pa ba? Hindi kami dumadaan kasi naiilang ako. And dito kasi ako sa tapat ng bahay namin and nandun na sa may pintuan. So, may mga pumapasok-pasok. So, yun. Yung mga nakita nyo kanina, iba't ibang klase ng meat. I don't know, with all my respect. It happens that and we have other meetings. We have other, we are committed each day to wait for half an hour or aktar man half an hour just because of contention. Ang ganda ng serving nila. Buffet siya. Pero hindi ikaw yung sa main course, hindi ikaw yung pupunta mismo dun sa mga meats. Sila ang lalapit sa'yo at isa-serve. Meron sila nung ano, parang itataob mo. Yung green means o-order ka or gusto mo ng meat. And yung red is stop na. So yung green, pag nakataas yun, aalokin ka nila or sasabihin mo kung ano yung gusto mong meat. Then, dadalhin nila sa'yo, dun mismo nila hatiin sa harap mo, and then, dun mo kukunin, depende sa'yo kung gusto mo pa, or kung madami ang gusto mo. And then, meron silang iba't ibang klase ng sauce, barbecue sauce, meron silang mayonnaise, hot sauce, at kung ano-ano pang sauce mariosa. Pero, yun nga, Brazza is the best. The best din naman ang presyo dun. 2,000 pesos, eat all you can, kasama yung dessert, no drinks, and may dumadaan na naman, bayan. Ayun nga, and then, may dadaan. Basta yun, ang sakit niya, grabe, salad, the best. And pero yung sa Elements, yung kinainan natin last time dun sa birthday ng tatay ni Charmaine, iba eh. Kasi yung sa Elements, iba't ibang klase ng menu nga. Although kung yung sa salad, mas gusto ko yung sa Elements sa salad. Pero syempre dito sa Brazza, ibang klase ng experience because sila nga yung nagdadala sa'yo ng food. And yeah, ang mahal niya, promise. Ano yun eh, siguro isa siya sa pinakamahal na because yung ibang buffet na alam ko parang 120 reals lang convert nyo yun times 13. Eto 160, wala pang kasamang drinks nga pero kasama na yung dessert. And then ang sarap nung hindi ko na film eh, yung ano nila, pineapple na binalot sa cinnamon. And then, para siyang pinainit, grilled pineapple coated with cinnamon. Wow, the best. Hindi siya grilled na sinunog, umainit lang siya. Napakang kumain ka ng pineapple pie. Pero isang buong ano siya talaga, pineapple na nakatusok nga dun sa
steak and then nakabalot na cinnamon. Ang sarap. Tapos yun, after namin kumain, tumambay lang kami sa tabing dagat, kwentuhan lang. Actually, mahirap kasi mahirap makipagsabayan din sa kanila because Arabic speaking sila usually, nagkikwentuhan. Dalawa lang kami doon sa grupo namin na hindi nag-Arabic kasi yung isa is Indian. Ako naman Pilipino. So, kami dalawa, hindi siya masyadong madaldal din. So, yun lang, kinikinig. Although, matatawa ka, mapapasmile ka sa kanila because talagang pag nagtawanan sila yung mga amo ko saka yung mga sa team nga namin, talagang matatawa ka. Hindi mo mahalatang matatanda na sila because ang kakwela din, although may mga jokes-jokes na nakakasabay din ako, ganyan-ganyan. Parang ang isa sa mga joke lang namin lagi is yung mga task ng bawat isa kasi yung isa sa surveys ganyan. Oh, Erickson, kasi binigyan kami ng ano pala yung survey after ng meal yung check mo yung quality ganyan. Kung okay ba yung pagsaserve. Alam mo yun, basta yung normal na survey after ng meal. And then yun nga eh, 'di ba kami pag nagpapa-workshop kami, nagbibigay din kami ng survey. So, ibigay niyo na kay college job ako, yung mga form para ma-scan niya na. Ganyan. Si college job ako kasi yung in-charge dun sa mga scanning ng mga surveys na kinukuha namin. So, isa siya sa group namin. So, ganyan. Oh, kailan ang next natin? Training, workshop, ganyan. Eating. Alam mo yun, iba kasi yung jokes ng iba yung jokes nila eh. Bago mo siya ma-gets or bago mo siya ma-cope up, although sila nagkakaintindihan sila eh. Syempre tayo, ibang lahi tayo, ibang culture natin. So, iba yung dating ng mga, iba yung bitaw ng mga jokes natin, yung mga bitaw. Sa kanila, iba yung bitawan din. So, kung hindi ka sanay sa mga jokes nila, parang maano ka, pero as time goes by, magigets mo din and makakasabay ka din kahit papaano. Pero yun nga, it's nice having dinner with them. Ibang experience din naman sa 4 years ko dito nga sa Saudi. Ngayon lang ako nakakalabas na dinner with the colleagues ba, yung mismo talagang grupo namin. Kasi yun talagang mga dati kong amo, puro trabaho lang trabaho, tapos walang pakialam sa mga staffs. Pero itong isang naging amo namin, although yung team namin, ganun pa din. Yung amo lang talaga namin ng dati ang hindi ma-initiative ba sa relationship sa mga colleagues nga. Pero itong bago naming pinaka-amo talaga, maano siya eh. Alam mo, siya talaga nag-treat namin from his pocket. Siya ang nagbayad talaga nung dinner namin ngayon, kaming anim. So, biruin mo yun. And dun pa sa isa sa pinaka-expensive na buffet restaurant dito sa lugar namin. So, and alam mo yun, hindi lang yun eh. Kumbaga, yung quality time ba ng bawat isa sa amin na nakakapagkwentuhan kami, nakakapagtawanan kami. Kaya sa akin, tara, punta muna tayo sa tabing dagat, tambay muna tayo, ganyan, para pabababa din ang kinain. Alam mo yun, hindi yung pagkatas ng, sige, dinner tayo, tapos uwi na, ganun. Hindi. Tapos yun nga, papunta dun sa Braza, yung sasakyan na lang din sinakyan namin. Kasi nga, hindi pa nga kami nagde-decide kung anong-ano kakainin namin. So, lumipat kami doon sa isang malaking sasakyan nung isa namin kasama. Yukon, na sobrang laki. Let's go at the back, here. Oh, it's okay? You can... Yeah, you can go. Anyways, yun lang, napaka ano naman. And bukas, last day na ng work weekend na. Sabi ko nga kanina, joke ko, there's no work tomorrow. Ano yun, mga parang okay,
Dr. Anwar told that we can go tomorrow at 10 o'clock already. Baka ganun ba? Parang pwede tayo pumasok 10 o'clock. 10 o'clock tayo papasok. Ganyan. Medyo mahirap din yung bitawan. Pero, yun. Anyways, yun lang. Thank you. Hindi ako man masyado makapagbasa ng comments ngayon. Pero, natutuwa ako. Shoutout na lang kay sa mga maalala ko kay April Romano. Welcome back sa akin channel. Woo! And then, kay Miss Micaela, kay... Tsaka yung isa-isang nag-comment na nakita niya daw yung vlog ko nung SG time pa. SG, so almost 2 years ago na. And ngayon, nandiyan pa din siya, kaka-comment niya lang kanina. So, thank you po, thank you. Alam mo yun, parang wala lang, sayo lang na madami ng matatagal na sumusubaybay sa vlogs. And alam mo, kahit hindi consistent, pero bumabalik-balik pa din. So, thank you po, thank you. Maraming salamat. I really appreciated it. So, yun lang. Good night na. Papahinga na ako. Peace out!